masasabi natin na mali po yung interpretation ni Cabornoc. Roman Catholic. At pangalan ng Roman. Magandang araw mga kabatid and welcome po sa ating episode ng Fact Busters PH. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia, Kawikaan 14:18. Ganito po ang ating mababasa. Makikita ang kamangmangan sa taong walang alam, ngunit makikita ang karunungan sa taong nakakaunawa kung ano ang mabuti at masama. Ito po ang ating nabasa sa Kawikaan 14:18. At sa ating episode ngayon ay meron pong isang rising vlogger daw sa YouTube. At yung channel na lumago sa salita ng Diyos, Bible Content Evangelical. So isang evangelical pala ito na may mahigit 1,000 subscribers na rin, ano? Yung title ng video niya na kung saan mapapanood ninyo yung paninira niya kay Cabornoc. Ito pong wrong interpretation ni Cabornoc na ini-upload noong June 18, 2022. As of recording, may 120 views na po mga kababayan. At ito po yung tanong ano, sa video na ito. Ano ba ang mga pahayag ng evangelical vlogger na ito laban kay Cabornoc? Ito, pakinggan natin siya mga kapatid. May personal reaction sa 1 Timoteo chapter 2 verse 1 ni Cabornoc. Tara, pag-aralan natin 'to. I see. Sige, okay. So, ayon po sa evangelical vlogger na ito, yung kanyang sasabihin daw laban kay Cabornoc ay kanyang personal opinion lang naman daw niya. So ibig sabihin pala kung nagko-quote siya ng Bible ay yung kanyang interpretation doon ay personal opinion lang din. Okay. At least alaman natin, ano? Sige. So, ano ba ang mga personal opinion ng evangelical vlogger na ito laban kay Cabornoc? Sige nga, pakinggan nga natin siya. Siya nga po pala, ang videong ito ay walang intention na magsira or manira ng ibang turo, kundi ay ini-explain lang din po namin kung paano po namin tinitignan at pinapaliwanag itong Bible text na to. Sige. So, kung kanina, personal opinion lang pala niya yon, yung mga sasabihin niya, ano? O ngayon, sasabihin naman niya, hindi raw siya naninira ng ibang turo. Okay, titingnan natin kung ano kaya yung kanyang sasabihin. Sige. Sige nga, ipagpatuloy nga natin. Sorry, medyo napahaba. Kanino ba dapat idaan ang panalangin? Based in the Bible, diretso kay Lord. Wherever we are, ano man ang sitwasyon natin. Bakit? For there is one God, and one mediator between God and men. The man, Christ Jesus. Ako! So putulin ko po muna dito, makikita po natin sa isang TikTok nung lalaki ay nagtuturo po siya patungkol sa panalangin at binibigyang diin niya na kapag lalapit sa Panginoon sa panalangin is sa magitan po ni Jesus Christ po, no? Kasi nga po si Jesus Christ yung mediator between God and man. So yun po yung kanyang tinuturo. Pero kinontra to ni Cabornoc, no? Okay. Actually, wala naman tayong tutol doon sa talata, no? Unang Timoteo 2:5. Pero ayon po sa evangelical vlogger na ito, mediator between God and men si Kristo pagdating daw sa pananalangin base po sa Unang Timoteo 2:5. Ayan. So, babasahin muna natin ha, para mas maliwanag. Ito po yung nakasulat kasi. Ito ay sapagkat may iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Siya ay ang taong si Kristo Jesus. Ayan. So, eto ngayon. Saan ba naging tagapamagitan si Kristo ayon sa Unang Timoteo 2:5? Sa pananalangin ba? Ako, titingnan natin ha. Kasi itong evangelical vlogger na ito, panay sabi na hermeneutics. Mukhang ito ata yung nag-hermeneutics na palpak . Kasi contextual analysis naman. Basahin natin ha. Itataas muna natin sa 4 at ipagpatuloy sa 5.
Inibig niyang iligtas ang mga tao at upang sila ay makaalam ng katotohanan. Ito ay sapagkat may iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Siya ay ang taong si Kristo Jesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao. Isang patotoo sa takdang panahon. Ayan na, nabasa natin ha. 1 Timoteo 2:4 hanggang 6, mga kapatid. So, base po sa kontekstong ito, naging tagapamagitan si Kristo ayon sa 1 Timoteo 2:5 sa pagliligtas ng Diyos sa tao. Yan po yung context, mga kababayan. O ngayon, meron pa siyang pahayag eh. O, ipi-play muna niya yung video natin tapos bibigyan niya ng pahayag. Ito, pakinggan ninyo, mga kapatid. Nagdanasalba tayo direkta kay Maria. Alam ninyo, mga kababayan, hindi po. Hindi po tayo nagdadasal, humihingi po tayo kung anong mga bagay kay Maria. Hindi po. Yung ating gustong sabihin kay Maria, Maria, pwede po bang ipagdasal mo kami? Pwede mo bang sabihan mo si Kristo na ganito, ganyan? Ibig sabihin, Mary, pray for us. Wala pong dasal katoliko na sinasabing, Mary, have mercy on us. Walang ganon. Sinasabi natin, Mary, pray for us. Ibig sabihin, bilang kasapi ng Iglesia Katolika, si Maria po ay ating sinasabihan na, Maria, pwede po bang ipaabot mo ito kay Kristo na ganito, ganyan? Ganito po ang ibig sabihin ng Mary, pray for us. Yan po ang concept ng intercession. Kagaya ng nasa 1 Timoteo 2:1 na mukhang iniwasan ni Justin Tanier na ito, na yung binasa niya, 1 Timoteo 2:5. Kung itataas niya lang sana, ganito po ang ating mababasa. I urge then first of all that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Klarong-klaro po mga kababayan, intercession, yan pong ginagawa natin kay Maria. Yan po. So yun po yung kanyang paliwanag, sabi doon ang intercession daw po ay ginagawa kay Maria. Pero kapag titignan po natin at pag-aaralan yung context doon, applyan ng hermeneutics, is hindi po yun ganun ang ibig niyang sabihin. No? Yung intercessions na sinasabi doon, yung ito ay patungkol sa mga mananampalataya sa kanilang panalangin. At sa kanilang panalangin po is ipinapaabot nila yung kanilang mga pagsamo, intercessions, prayers, mga petitions papunta direkta sa ating Panginoon. At sinasabi nga sa may verse 5 na si Jesus Christ lamang po yung nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sige po, basahin natin sa Tagalog. Sabi rito, una sa lahat, si Pablo po yung nagsasalita, no, at ang kausap niya ay ang mga mananampalataya sa Epeso. Ipinapakuusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. So kanino daw nila idudulog? Direkta sa Diyos. Hindi po sinabing ano, no, idulog kay Mary. Kung meron man tayong mga panalangin, hindi tayo lalapit kay Mary, kundi ang sabi ni Pablo, idulog doon sa Diyos. Ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. So malinaw na malinaw po, walang kinalaman po dito yung ano, no, intercession para kay Mary, no, kundi kung tayo daw po ay mananalangin, direkta agad sa ating Panginoon. So napakalayo po ng interpretation ni Kabornok. So napakalayo po ng interpretation ni Kabornok. So napakalayo po ng interpretation ni Kabornok. So again po, napakalinaw, no, kung tayo ay mananalangin, sabi is idulog agad natin o idulog natin sa Diyos at hindi lalapit kay Mary. No, hindi sinabing idulog kay Mary, kundi idulog sa Diyos kung ano man yung mga panalangin natin, intercessions, mga pasasalamat. So ganun po, no. Masasabi natin na mali po yung interpretation ni Kabornok. Masasabi natin na mali po yung interpretation ni Kabornok. Masasabi natin na mali po yung interpretation ni Kabornok. Ayan, mga kapatid, ano? Napanood niyo yung kanyang pahayag. Tapos grabe yung kanyang pagdidiin doon sa hindi daw talaga pwedeng magbigay ng intercession kay Maria. Hindi daw pwedeng dumulog pa kay Maria, ano? Sige, titignan natin kung totoo itong pahayag ng evangelical vlogger na ito, mga kapatid. Sige, so babasahin muna natin itong nasa 1 Timoteo 2:1. Ganito yung mababasa. Kaya nga, una sa lahat, ipinamamanhik ko na ang lahat ng mga dalangin may pagiling, ang mga panalangin,
ang mga dalangin na namamagitan at pasasalamat ay gawin para sa lahat ng mga tao. Sa verse na ito, yung tinutukoy na intercession ay ang mga dalangin na namamagitan. Sa saling ito, ang salita ng Diyos na salin. Sa New King James Version naman ay intercessions po, mga kapatid. Sige, para mas malinaw, ano? Ito po yung intercession kay Maria, ano? Para mas malinaw, ano? Ganito po kasi yung nangyari. Halimbawa, hihingi ka ng tulong kay Maria. So, yung gagawin mo, sasabihin mo kay Maria, ito po yung hiling ko sana sa Diyos, ipagdasal mo naman ako. Mama Mary, pray for us. Ngayon, si Maria, yung gagawin niya, idudulog niya sa Diyos ang ating mga pananalangin. So, yan po yung intercessions, mga kapatid, ano? Yan po yung tinutukoy na intercessions. So, sabi naman niya kanina, may pananalangin na idinudulog daw ng mga nananampalataya, ano? So, ganun po yun, yung intercession na ibig sabihin. Yan po yung Catholic perspective, ano? Catholic version ng intercession. At hindi lang po si Maria yung hinihinga natin ng pananalangin. Kahit nga mga santo, kahit nga mga pari, pwede tayong ipagdasal sa Diyos ng direkta, ano? Pero hindi naman natin sinasabi na bawal manalangin sa Diyos ng direkta. Pero meron po kasing mga nakasulat sa Biblia na talagang mapapaisip ka, yun naman talaga yung gagawin mo, na dudulog ka doon sa mga banal na tao. Bakit tayo nakikiusap kay Maria? Para ipagdasal tayo, at hindi lang po kay Maria, kundi sa iba pa, mga kapatid. Babasahin natin yung Kawikaan 28:9, gagamitin kong salin, easy to read version, ganito po ang mababasa. When people do not listen to God's teachings, He does not listen to their prayers. O, klarong-klaro. Halimbawa, ako, makasalanan ako. Pwede ba akong dumulog ng direkta sa Diyos? Sabi po ng Biblia, He does not listen to our prayer. Ano? Kung tayo po, grabe yung kasalanan natin. Yan po ay nasa Biblia. At tandaan natin, sabi na Biblia, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Nasa Biblia din yan, ano, mga kababayan. Sa Santiago 5:16, mga kapatid. Kaya, dumudulog po tayo sa mga taong banal. Sa mga evangelical at sa ibang Baptist, sa born again, hindi naman kay Maria kayo dumudulog at humihingi ng tulong para ipagdasal kayo. Sa mga pastor ninyo, sa mga kapatid ninyo sa inyong simbahan, di ba? Ganun yung ginagawa ninyo, yan po yung intercession. Kung mali yung ginagawa natin kay Maria, mali din dapat yung ginagawa ninyo Ano? Paano kaya yan? Sige. So, ang masasabi natin dito sa sinasabing ito ng evangelical pastor, halata talagang kulang pa talaga sa unawa ito. Busted! Yan! Nako! Mali po yan, kaibigan, ano? Pasensya na, pero di po natin layunin na siraan ka, pero hindi po natin layunin na siraan ka, pero mali lang yung sinasabi mo Akusasyon mo kay Kabornok, mali po yan, ano? Hindi po totoo yan. Ngayon, argumento naman ng iba, hindi pwedeng humingi ng tulong sa mga patay dahil wala na itong magagawa. Naalala ko tuloy yung iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito, pakinggan ninyo yung kanilang mga pahayag. Kung tatanggapin po natin, mga mahal naming kababayan at mga nanonood sa programang ito, na tamang gawain ang panalangin sa mga yumao, lumilitaw po. Nakikinabang pang mga patay sa ginagawa ng mga buhay, kapatid na Michael. At pagka tinanggap po natin yun na yung mga patay ay nakikinabang pa sa ginagawa ng mga taong buhay, anong aral po sa Biblia ang sinasalungat ng ganong doktrina? Nakasulat sa banal na kasulatan, itong babasahin natin na hindi apokripa, kapatid na Michael. Ecclesiastes 9:5-6. Dito ko na babasahin sa Bibliang isinalin ng pare. Kasi sabi nila kanina, ang dapat daw basahin yung isinalin po ng simbahang Katoliko. Nga lang, hindi tayo doon yung kukuha ng batayan doon sa apokripa, kundi talaga dito sa bahagi ng kasulatan. Ecclesiastes, itong ating babasahin, 9:5-6, ganitong nakasulat, sapagkat nababatid ng mga buhay na mamamatay sila, ngunit walang nalalaman ng mga patay at di makatanggap ng gantimpala. Palibhasa ay
napawi na ang kanilang alaala. Ang pag-ibig, pagkamuhi at kaingitan ay malaon ng naglaho sa kanila at di na sila magkakaroon ng bahagi sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw. Ay, ganun ba? Sige. So napanood po natin si Rene Panuncillo at si Michael Sandoval at ayon po sa kanila, maling humingi ng dasal sa patay na dahil hindi na nila maririnig ang ating mga dasal at yung binasa Ecclesiastes 9:5-6. Hindi ko na po babasahin kasi nabasa na po nila kanina. Ngayon, ito po ang tanong. Ano ba ang tinutukoy sa mga nasabing talatang ito? Eh, tandaan natin yung talatang ito, mga kapatid. Sabi dito, meron pong nangamamatay. O, yung patay daw, anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, eh wala na pong ganon. O, so yung patay, mga kapatid, ano ba yung nangyayari kung namamatay ang isang tao? Basahin natin dito sa 12:7 ng aklat na kanilang ginamit din, Ecclesiastes. Ganito po yung mababasa. At ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. At sa ibang salin, yung diwa na tinutukoy dito ay espiritu. So ibig sabihin, yung katawan na galing sa alabok ay maghihiwalay sa kanyang espiritu. Eh, yun naman yung definition talaga ng death eh, mga kapatid. Ewan ko ba, yung definition nila ng death, eh baka iba siguro, hindi ayon sa Biblia. So, ang tinutukoy pala ng Ecclesiastes 9:5-6 ay ang laman. Wala na pong paraan para makapaghiganti yung laman. Wala nang paraan para marinig pa yung panalangin mo kasi nga, laman yun eh. Pero yung espiritu na humiwalay sa laman, yan po'y nakakarinig pa. Naku ha, eh tanong, ayon ba sa Biblia, ang hiling ba ng mga tao na ipagdasal sila ng mga banal kagaya ni Maria ay napapakinggan ba nila? Biblia din ang ating gagamitin. Apokalipsis 8:3-4, ganito yung mababasa. At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan at binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng luklukan. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. Klarong-klaro po, mga kababayan, meron pong binabanggit na panalangin ng mga banal. Yan po ay inihain sa harapan ng Diyos. Eh, klarong-klaro naman dito. Ibig sabihin, tinudulog talaga ng mga banal yung panalangin sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng dalawang ito, mali pa rin eh. Hindi pala nila naunawaan yung konsepto ng kamatayan. Kaya, busted! Yan! Mali din yan! Nako! Kaya ano pang palusot yung gagawin ng vlogger na ito, yung evangelical vlogger? Wala ka ng lusot, ha? Mali yung sinasabi mo yan. Nako, ha? Sige. Kaya, huwag po nating hayaang mangibabaw ang kamangmangan sa mga tao na naninira sa ating YouTube channel. Eh, nagpapahayag naman tayo ng mga katotohanan base sa realidad, sa Biblia at sa kasaysayan, mga kapatid. Kaya ano po yung masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like po ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. E-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod episode, ako po si Kaburno. At ito ang Factbusters!